Secretary Philip, POV. Siguro bibigyan ni Master Vladimir ng oras si Miss Rebecca upang may mapatunayan siya. Hindi ako umaasa na ang isang kagaya ni Miss Rebecca ay mag-iisang Madam Duralte. Napapailing na lamang ako sa idea na yan. Bumalik ako sa harapan ni Master Vladimir at inutos na walang titigil hanggang hindi matagpuan kung nasaan si Miss Talia. Sigurado po ba kayong hindi muna kayo sasabay kay Miss Rebecca? Nope. May kailangan tayong puntahan bago ako pumunta doon. Ang director ng marketing department ay kailangang ma-site visit. Sorpresa, may kinalaman ito sa pagsasabotahin ng pabango ng asawa ko. Talia's POV. Kailangan ko ng trabaho, ngunit paano ako maghahanap ng trabaho kung ikukubli kong aking pagkatao? Isang simpleng trabaho lang, yung tipong hindi nag-i-engage sa mga taong nasa mataas na antas. Gaya na lang maging nani o hindi kaya maging waitress. Pero imposible ata sa akin kung maghanap na lamang ako ng trabaho sa online. Kailangan ko ng laptop computer. Konti lang ang pera ko dito at nangangalib talaga kung paano ko pagkakasyahin ng pera hanggang sa makapaghanap nga ako ng trabaho. Nasa isang lokal na tindahan ako at iniwasan ko yung usap-usapan na meron daw na shooting sa lugar na ito. Oo nga naman sa ganda ng paligid dito. Tsak maganda nang maging lugar ito for shooting. Nandito ako para bumili ng mga pangunahing pangangailangan, lalo na sa pagluluto. Speaking of pagluluto, natatakam ako sa isda ngayon. Yung kulay orange, malaki, at ang nasa isipan ko, sa totoo lang yung malaking isda na niluto ni Vladimir sa akin noong nasa resort ako. Sa probinsya kung saan ko siya nakilala noong nagdadalaga pa lamang ako. Ang gago hindi na nakaalala. Katulad ng alon, dumating na may tangay, nangangakong babalik ngunit wala na ang tinangay. Parang ganun ata si Vladimir, sa bagay hindi mo masisisi ang sangkatulad niya. Nang papunta na ako sa may counter ng mga isda, off-limit, may nangyayaring shooting kaya naghintay ako at habang naghihintay, bumili muna ako ng gatas saka prutas. Habang kumukuha ako ng prutas, may dalawang babae na kaedad ko siguro. Tingnan mo itong Carmela, heto siya. Ang sinasabi ko sa'yo na bigla na lang sumulpot bilang Miss Buenavista, siya ang tunay na anak ng mag-asawang Buenavista. Pinakita nito sa kasama ng phone niya. Akalain mo naman hanggang dito abot ang usapan tungkol kay Ate Rebecca. Nananadya ata talagang tadhana. Hindi naman siya maganda. Hindi tulad ng madamo si Rosa. Ang layo kaya oh. Tingnan mong mata niya sa kakilay. Malayo talaga. Ang sungit tingnan hindi tulad ni Ma'am Rosa saka Sir Gardo na kahit sa larawan masasabi mong mabait. Uy, huwag ka. Yang si Miss Rebecca, naku po, jackpot yan. Mayaman na ngang pamilyang Buenavista, may pagkakataon pang mapangasawa yung Vladimir Duralte. Ha? Hindi ba'y kinasal ng bilyonaryong binatang yan? Divorced na? Ano bang aasahan mo sa mga mayayaman kapag nagsawa na? Basura ka na? Kahit asawa nila instantly, divorce kung gugustuhin ka agad. Habang tayo mga nasa average income lang, wala tayong perang gustong masayang sa ganyang paraan ng hiwalayan. Kung magkatuluyan man yan dalawang yan, hindi tatagal divorce ulit yan. Ano ka ba? Mahal na mahal ni Miss Rebecca yun. Kaya nga ako nakauwi dito ay dahil magbabakasyon sila na isang linggo ng bilyonaryong yun. Support ka lang sa akin, Carmela. Kapag lalong naging mayaman si Miss Rebecca, eh madami din akong makukupit sa kanya. Nang hindi niya namamalayan. Pangungupit talaga ang si Rebecca at Vladimir nasa bakasyon ngayon. Ganun ba? So anong ibig sabihin ni Vladimir itong nagdaan na linggo? Talaga bang pinaglalaroan niyang damdamin namin? Ngunit napailing ako. Nakapagdesisyon na ako. Kahit may nararamdaman ako kay Vladimir, kailangan ko na ditong lumayo. Nakapagdesisyon na ako. Yun ang tama. Ano naman sa akin kung nagbabakasyon sila? Mas mabuti, hindi ba? Ibig lang sabihin, hindi na ako guguluhin ni Rebecca. At pati na rin ng mga taong malapit sa akin. Sa wakas, natapos na yung shooting kaya dumiretso na ako sa bilihan ng isda. Nandoon pa yung ilang crew at nag-aayos. Pinili ko yung katamtaman laki ng isang isda at napangiti ako. At tama na ito para dumiretso na nga ako sa may cashier. Nang ma-scan na lahat ng pinamili ko, ibinigay ko yung card na bigay sa akin ni Kuya Simon. Pero nagulat ako nang hindi tumakuna ng credit. Kaya wala na akong nagawa kundi kunin yung cash ko. Pero kukulangin, nakapagbayad na kasi ako sa pinag-uupahan ko ng 4 na buwan. Ah, miss! Maari bang alisin na lang natin yung ibang pinamili ko? Kulang kasi ang cash ko dito. Tiningnan ako ng cashier mula ulo hanggang paa. Pasensya na talaga. Tch,
Bakit kasi bumibili na hindi alam kung magkanong laman ng wallet? Sus ko, medyo may kalakasan, kaya napalingon yung ibang mga namimili. Pakitawag nga si supervisor na ma-avoid itong binili niya. Dagdag pa sa trabaho. Hay nako, ang mga kagaya niya, mga buraot sa syudad natin. Kaya hindi tayo muunlad. Hindi na lamang ako nagsalita. May punto naman siya. At nakakahiya pa sa susunod na magbabayad na pinamili niya. Kahit pala talaga naisin mo mabuhay na simple, hindi mo pa rin maiiwasan ang mga bagay na katulad nito. Wala nga sigurong perpektong buhay hanggang sa may lumapag na kulay itim na card. Let me pay it with this. Ang pamilyar na amoy, boses at hindi ba talaga ako minumulto lang? Nang umangat ang paningin ko, kaagad nagkasalubungan ang paningin namin. Hindi ko na malay na paligid ko na napupuno ng tauhan ni Vladimir. Ngumisi siya sa akin. Nagdadalawang isip man ang cashier, kinuha na niya ito't masayang ibabalik na sana. Thank you, sir. Nahihiyang ngiti nito at masamang ngiti ang inabot ni Vladimir sa babae. Sumenyas at dumating sa Secretary Philip. Both this whole establishment and that woman, I want her to be fired immediately. Vladimir! Saway ko sa kanya. Dahil yung babae nga nagulat din. Tss, huwag mo itong gawin. Huwag mong pairali ng pagiging immature mo. Ginagawa lang niyang kanyang trabaho. Ako itong may kasalanan. Pero ang iniisip ko, bakit sumusulpot na lang si Vladimir bigla? Whatever. Kinuha nitong kamay ko, tinila ko palabas ng supermarket. Kahit nga marami mga mata nakatitig sa amin, akala ko bang lalaking ito nasa bakasyon kasama si Rebecca. At ang ibig lang sabihin nito, patuloy pa rin mga nganib ang mga buhay ng mahal ko. Tumigil ka na, Vladimir! Pigil ko sa kanya ng kalad ka rin ako nito papasok sa sasakyan. Ako na itong lumalayo sa'yo. Bakit hindi mo nalang seryosohin na ayoko na nga sa'yo? Nanahimik siya. Habang ako, ang luha sa aking mga mata, muling umagos sa aking pisngi. Nais ko ng mabuhay na tahimik. Ayoko na makialam sa inyo. Ayoko na! Ngumisi siya. Hindi akong immature, Talia. Ikaw. Ginagawa mo ito dahil natatakot ka kay Rebecca. That's bullshit. Kahit sinong mahal mo sa buhay, kaya kong protektahan. Hindi kita hayaang gumala na lang ng ganito. Walang kalaban-laban. Alam mo bang ibig sabihin ng mamuhay na simple at tahimik? Ang maging walang kalaban-laban kung ano man ang dumating na dagok sa buhay? Naririnig mo ba sarili mo? Ano pa kaya alam mo? Mahinahon kong sinabi. Saka pinunasan ko ang aking luha. Pinapangako ko kahit kailan hindi na makikita ni Vladimir ang aking luha, lalaban ako ng harapan sa kanya. Siya ang mahal mo, hindi ba? Naalala mo pa ba kapag may away sa pagitan namin ni Rebecca? Hindi ba siya parating kinakampihan mo? Matanong ko, Vladimir, anong pinaglalaban mo ngayon? Hindi pa ba malinaw sa'yo na tapos na tayong dalawa simula ng gawin mong kabityang si Rebecca? Suportado na ako sa inyo. Suko na ako. Tama na. Hila ko ng aking kamay. Hiling ko maging masaya kayo ni Rebecca. At huwag mo na akong gambalain. Saka tumalikod ako sa kanya at pumara nga ng taxi. Sa tingin ko, kailangan ko na namang umalis sa lugar na ito. Natitiyak ko matatagpuan lang naman niya ako dito ulit kung gugustuhin niya. Ako na lang ang siyang iiwas. Vladimir's POV. Heto, Master Vladimir, yung pinamili ni Miss Talia kanina. At ang lintik na babaeng yun, hindi malang binalikan. Tss, ihatid niyo yan sa kanyang tinutuluyan ngayon. At kung ano man ang makita mo, Philip, simula ngayon sa kanya, huwag mo na muna sabihin sa akin. Ako pa itong naging immature? Buisit, ibang klase talagang babaeng yun. Siya ang unang tao na pinagsabihan ako ng immature. Kainis? Ihandaan niyo na rin ang sasakyan. Pupunta ko ngayon din kung nasaan si Rebecca. Secretary Philip, POV. Sa pamamagitan ng chopper, hinatid nga namin ito sa kanyang rest house sa probinsya, ang lugar kung saan natagpuan ni Master Vladimir ang kanyang childhood lover. Si Miss Rebecca. Masaya si Miss Rebecca na dumating ito, ngunit hindi niya nagustuhan ang sabihin sa akin ni Master Vladimir na manatili din ako. Hanggang sa natagpuan kong aking sarili sa may sala, naabala kami ni Master Vladimir tungkol sa kumpanya. Napapansin ko si Miss Rebecca na sa tuwing hinahatid niyang tubig o anumang inumin, hindi talaga magandang titig na pinupukol nito sa akin. Sa kagustuhan ito, Miss Rebecca, ni Master Vladimir na manatili ako. Vladimir, nakapagluto na ako ng hapunan. Kumain na tayo. Masayang tono ng boses ni Miss Rebecca. Later. Pero baka lumamig yun. Ngunit hindi na siya pinansin ni Master Vladimir. Nang si Mr. Carling na ang lumabas, ang caretaker ng kanyang rest house at buong lupain dito, nagyayana ng hapunan. Sumabay ka na sa amin, Philip. Pero Master Vladimir, tinapunan ako nito ng hindi magandang titig. Wala na akong nagawa kung hindi sumunod sa hapagkainan. Ayan, tapos na din ang ginagawa niyo. Kain na tayo, Vladimir. And where's the other chair?
Sa pagkakatanda ko, Manong, hindi lang dalawang upuan ang naririto sa dining. Hindi alam ang sasabihin ng matanda. Ako yung nagsabi na itabi yung sobrang upuan. May problema ba doon, Vladimir? Eh tayo lang naman ang kakain. Tss, sagot ni Master Vladimir kay Miss Rebecca. Saka lumingon kay Manong Carling. Manong, pakibalik doon dito. Wala tayo sa labas para magkaroon ng dinner date dito. Kumilos naman si Manong Carling at sumaman na ako para tulungan ito. Hindi ko inaasahan na sumunod din si Master Vladimir at tinulungan kami na ibalik ang mga upuan. Nang maibalik, niyaya din kami ni Master Vladimir na saluan sila sa pagkain. Mukha ni Miss Rebecca inis na inis. Pasensya na, ang boss pa rin ang masusunod. Habang kumakain ang pinag-usapan namin ni Master Vladimir tungkol ulit sa kumpanya. Hindi makasingit si Miss Rebecca kahit nagpapapansin na ito. Tulad na lamang na nahulog niya ang kutsara, saka sinadyang nabitawan ng isang basong tubig upang mabasa siya. Kahit isa sa ginawa ni Miss Rebecca, walang pinansin si Master Vladimir. Sa bagay, hindi na siya bata para nga pagtuunan ng pansin. Ang napansin ko pa, hindi kinakain ni Master Vladimir ang pinagmamayabang na niluto ni Miss Rebecca. Nang matikman ko ito kanina, naunawaan ko na kung bakit. Minsan na ako nakatikim ng luto ni Miss Talia, lalo na si Master Vladimir, malayong malayo sa luto ni Miss Rebecca. Kahit pagkatapos ng hapunan, muli namin pinagpatuloy ang pinag-uusapan namin ni Master Vladimir sa sala. Pabalik-balik si Miss Rebecca upang alamin kung tapos ng pinag-uusapan namin. Hanggang sa napansin niya malalim ng gabi. Vladimir, malalim ng gabi. Hindi pa ba kayo magpapahinga? Oh, hindi ko napansin. Tumayo na si Master Vladimir at nagkaroon na ng ngiti ang labi ni Miss Rebecca. Ngunit naglaho lamang ito ng, since tatlo lang ang silid dito at kailangan pa natin tapusin ang tungkol sa bagay na ito, Philip, matulog ka sa silid ko. Rebecca, gamitin mo yung isang bakanting silid. Pero, nasa silid mo yung mga gamit ko. Anong problema? Simpleng bagay ang ginawa ni Master Vladimir. Inilabas ang lahat ng gamit ni Miss Rebecca sa kanyang silid. Yan lang bang gamit mo? Vladimir, hindi alam ang sasabihin ni Miss Rebecca sa ginagawa ni Master Vladimir. Umaasa ata si Miss Rebecca na makakatabi si Master Vladimir sa pagkakataon na ito. Abala kami, bukas mamamasyal tayo sa labas. Kaya magpahinga ka na. Vladimir's POV. Wala akong nararamdaman na panghihinayang kay Rebecca. At ang presensya niya, naiinis talaga ako. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang kumukulo ang dugo ko sa kanya. Alam kong tungkol sa kanyang pagpapapansin dahil sa sinabi ni Talia sa akin na immature ako. Ganito ba ako sa kanya kung kumilos? Heist, never kong kinuha ang atensyon niya kaya wag na wag niya akong pagsasabihan na ako ang immature. Tss, Master Vladimir, matulog ka na. Pero, sabi mo nga sa akin, Philip, immature ba ako kanina sa supermarket? Dapat lang na ibalik ko dun sa cashier ang pagpapahiya niya sa asawa ko. Wala akong maling ginawa. Pinagtanggol ko pa nga siya. Sabihin mo sa akin, bakit siya magagalit na gano'n na lang? Sadya ba talaga may mga sayad ang mga babae, lalo na yung asawa ko? Kukunin ko lang Master Vladimir yung kumot at unan na inabot sa akin kanina ni Manong Carling. Iwas ni Philip sa mga tanong ko. Natawa na lamang ako sa ginawa nito. Kinabukasan, ewan ko ba kung nagkaroon ako ng maayos na tulog. Basta itinapon kong unan ko sa mahimbing na natutulog na si Secretary Philip. Naglalaway pati ang gago. Sa totoo lang ngayon ko lang siya nakasama sa iisang kwarto. Magandang umaga, Master Vladimir. Kaagad na bangon ito. Bumalik ka sa pagkakahiga mo. Hindi mo kailangan bumangon ng maaga. At naalala nga niya na bibigyan ko nga ng atensyon simula ngayon si Rebecca. Bumaba ako upang mag-almusal. Ngunit ang nadatnan kong maagang pinapagalitan ni Rebecca matandang tagapangalaga. Normal dito na ganyan lang almusal, Rebecca. Saway ko dito ng maunawaan kung nagrareklamo si Rebecca kung bakit hindi siya mabigyan ng mga sangkap sa paggawa ng yogurt na hinihingi niya. Walang yogurt. Kung nais mong gumawa niyan, dapat kahapon ka pa nagbilin sa pamamalengke ni Manong Carling. Heist, nais ko lang sanang gawan ka. Paano yan, nakakadismay ang agahan na hinanda ni Manong Carling. Tss, wala yung problema sa akin. Saka ko naalala si Talia na manatili siya dito sa rest house ko. Simple lang disenyo ng bahay na ito. At kung titira ka dito, simpleng pamumuhay lang ang meron. At kung bakit nandito ang rest house na ito, dahil sa sinabi ng batang babae. Kaya nagtataka ako sa inaasal ni Rebecca. Bakit naman ganito, Vladimir, ang rest house na pinatayo mo dito? Hindi ka man lang makapag-relax? Wala man lang mautusan na maaring imasahing likod ko. Napangisi ako. Siya ba talaga ang batang babaeng yun? So kung magpapatayo ka ng bahay dito, hindi ka tulad nito? Hindi. Hindi naman ako mahira para pagtsagaan ang bahay na ito. E pa-renovate mo please, Vladimir. Magpagawa ka ng spa sa kami swimming pool. Hindi ko gustong maligo sa dagat.
habang sinabi nun na batang babae sa akin, kapag nabili kong lupang ito, doon ipapatayo ko yung bahay na gawa sa matitibay na kahoy para nariyan ang tabing dagat na siyang magsisilbing malaking swimming pool. Akalain mo yun, may malaki na akong swimming pool. Pinakamalalim, pinakamalawak at bahala ng Mother Nature sa maintenance nito. Lumapit ako sa may counter at kinuha kong isang tahasa na pinagtimpla na nga ako ng barakong kape ni Manong Carling. Kunin mo ito, Rebecca. Sa dalampasigan natin inumin ang kape ito. Magandang idea nga yun, Vladimir. Kinuha naman niya ang tasa at napakagaling. Maaga ata siyang nagising para ihanda ang kanyang sarili. Sa plot nito, isang bohemian skirt saka strapless bra. Sabagay wala naman siyang kailangang itago. Mukha nito may kolorete na din. Paglabas namin kaagad na hinangin ang kanyang buhok. Hetong ayoko sa probinsya, lalo sa tabing dagat, Vladimir. Hangin, medyo nakakawala ng poise. Napalingon ako sa kanya. Hindi talaga ganitong linya na naririnig ko sa batang babae. Nakalimutan ang mukha niya pero ang mga sinabi nito hindi. Ang sariwa ng hangin, kaya gustong gusto ko dito sa probinsya, lalo na dito sa tabing dagat. Ang hangin, tumakbo ang batang babae at inunat ang kanyang kamay. Dimir, nakita mo na ba yung movie na Titanic? Ganito ang pakaramdam na ni Rose. Ang hangin na ito, kasama ng mahal mo. Ganyan ang naramdaman ni Rose, hindi ba, Rebecca? Ha? Who is Rose? Mapapatigil ka na lang talaga sa paglalakad. The heroine in a tragic movie, Titanic. Titanic? I heard about the movie, but I never watched it. So, hindi mo pa yung napapanood? Never in my existence. Yayayain mo ba ako, Vladimir? Nakangiting sabi nito. Opportunity na nais niyang sang-ayunan. Napailing ako sa kanya. There is a girl. Dahil sa sinabi niya, pinunod ko ang movie na yun. Who? Hindi na ako nagsalita pa at ang tasang hawak ko. Sa gigil ko binato ko nga sa dagat. Who? What the fuck, Rebecca? Who are you? Vladimir. Hindi ikaw ang batang babaeng yun. Hindi ikaw. Ako yun, Vladimir. Ako si Lala. What the F, Rebecca? Paano mo may papaliwanag ang mga bagay na naririnig ko ngayon sa'yo? No, hindi ka si Lala. Niloloko mo ko, Rebecca. No, you're not. Impostor ka. Vladimir, ano man ang sinabi ko noon sa'yo? Hindi ko na maalala. What? Tangna ka. Hindi ganyan si Lala. That rest house. Si Lala mismo nagsabi na kapag binili niyang buong lugar na ito, itatayo niyang ganyang klaseng bahay. And that girl, she loves the sea to be her pool. At sino nag-introduce ng Titanic sa akin? It's Lala. Tapos sasabihin mo sa akin na never mo pang napanood ang pelikulang yun? Now tell me, who are you? Isa ka lang na sampid na gustong guluhin ang marriage life namin ni Talia. Bullshit! Saka ko siya tinalikuran. Hinabol naman ako nito pabalik sa rest house. Kaagad kong tinawag sa Secretary Philip nang hawakan ni Rebecca ang kamay ko. Ito ba ang dahilan, Vladimir, kung bakit mo ko niyayang pumunta rito? Naghihinala ka na hindi ako si Lala? Vladimir, mahabang panahon na nagdaan para maalala kong tungkol sa mga bagay na sinabi ko sa iyo noon. Yeah, I did watch already the Titanic. Tumanggi lang ako na hindi ko alam para yayain mo kung panuorin yun. Sa sinabi niya, bigla ko siyang itinulak. Ang pinakaayaw ko sa lahat ang mga sinungaling, Rebecca. You will pay for this. Ginulo mo ng ilang taon ang pagsasama namin ni Talia. Bullshit! At nagmamadalingan lumabas si Secretary Philip. Iharap mo sa akin ang investigator tungkol sa paghahanap ng batang babae ng pangalan ni Lala. Malayong malayo na si Rebecca dun. Masusunod, Master Vladimir. Ngayon din, kung kailangan kalad ka rin ng lokong yun, ipakaladkad mo. Kumilos naman si Secretary Philip at si Rebecca patuloy na umiiyak. Pinipilit ang mga paliwanag niyang wala na ngayon sa isay. Ano pa kaalam ko? Niloko ako ng hayop na ito. Kung hindi mo ko pinaniwalaan, Vladimir, mabuti pang mamatay na lamang ako. At ang gaga, bigla na lamang tumakbo palabas. Edi magpakamatay siya. But wait, hindi sa ganitong paraan. Bullshit, at alam din ng mga tauhan ko ang kanilang dapat gawin. Pinigilan nga si Rebecca. Ako nga si Lala, Vladimir! Ako si Lala! Nakapikit ng mga mata ko habang si Rebecca nasa saigat. Paulit-ulit na sinasabi siya si Lala at sa paulit-ulit na sinasabi niya ang palayo na yun, parang nabuo sa isipan kong pangalan ni Talia. Hindi kaya ang babaeng pinakasalan ko ay ang babaeng matagal ko nang hinahanap? Ano ba, Vladimir? Ako si Lala! Shut up! You're not Rebecca. Ikaw, bilangin mo kung ilang ulit na sinasabi ni Rebecca na siya si Lala. Vladimir! Narinig ko na sa labas ang pagdating ng chopper. Kaagad na hinarap nila sa akin si Lemuel. Master Vladimir, tell me, paano mo nasabi sa Rebecca ang hinahanap kong babae? Napalingon ito kay Rebecca.
Nahanap ko sa kanyang kwintas na binigay niyo sa batang babae at ang diary niya, Master Vladimir. Kwintas? Ah, oo. Kaya pala paniwalang paniwala ako sa'yo, Rebecca. Ngayon sabihin mo sa akin kung kanino mo nakuha ang kwintas na yun. Binigay mo yun sa akin. Bullshit, tumigil ka na. Hindi ikaw ang batang silala. Tumigil ka na sa pagpapanggap, Rebecca. Hindi, hindi ako titigil dahil ako naman talaga silala. Nasaan ang diary? Natigilan si Rebecca. Nag-iisip kung anong kanyang isasagot. Napangisi ako. Ibigay mo sa akin ang diary nang malaman ko kung ikaw nga talaga silala. Vladimir, dahil may kalumaan na ito, pinatapon ko na yun sa aking utusan. Tang na! Nang bigla ko natawa sa sinabi ni Rebecca. It's bullshit, Rebecca. Paano may papatapon ang bagay na mahalaga sa'yo? Tama na. Aminin mo na lang na hindi ka silalat kung saan mo nakuha ang kwintas. Vladimir, ako talaga si... Wala akong pakialam kung ang mga magulang mo ay ang mga Buenavista. Kaya isipin mo kung anong maaari kong gawin sa'yo. Tell me kung sino saan mo nakuha ang kwintas ng aking ina. No, ako si Lala at maninindigan ako, Vladimir. Sigaw na din sa akin pabalik ni Rebecca. Natawa ko. Nahuni na nga. Patuloy pa rin nagsisinungaling. Sure, Rebecca, ang ginagawa mo ngayon, hindi kita mapapatawad. Vladimir, ako pa rin ang ina ni Thomas. Fine. Kung hindi ka maniniwala na ako si Lala, ano naman sa akin? Alam mong hindi mo mabibigyan ng kompletong pamilya si Thomas. Kawawa naman ang anak ko. Eh di magsama kayo ni Talia. Yun kung tatagal pa siya sa mundong ito. May gagawin ka masama sa asawa ko? Asawa? Hindi ba divorce na kayo? Lumalaban na siya. So, ito ang tunay na kulay na Rebecca? Ang kulay na kinubli sa akin na minsan na akong binalaan ni Talia. Isang sinungaling at magaling na umarte. Napangisi ako. Never. At ang itinugon ko sa kanya, nagmistulang sampal sa kanya. Yeah, ina ka ni Thomas. Malaki ang respeto ko sa mga ina, lalo na sa ina ng anak ko. But I won't tolerate na patuloy mo akong pinaglululo ko. Be thankful na ikaw ang ina ni Thomas. Pangalagaan mo yan, Rebecca. Kung hindi kanina ka pa hindi humihinga, ngunit nagawa mo nga sakta ng sarili mong anak, bakit, Rebecca? May kailangan pa ba akong malaman? Kasi ibang klase kang ina, kaya mo sakta ng sarili mong anak? Anak mo nga ba? At hanggang dyan, naniniwala ka na ako talaga nanakit sa anak ko? Tumigil ka na, Rebecca. Ikaw ang sinungaling dito, hindi si Talia. Huwag mong binabaliktad, Vladimir. Ako si Lala. At kahit kailan, hindi ko kayang sakta na sarili kong anak. Siyempre naman, lalo na ngayon alam ko hindi ka si Lala. Kailangan mong pangalagaan ang posisyon mong yan. Dahil kung wala ka na masilbi, mamaalam ka na sa mundong ito. Secretary Philip, anong maaaring gawin sa babaeng ito para umamin kung saan niya nakuha ang kwintas? Torture? Sa ganyang bagay aamin siya, hindi ba? Vladimir, isa akong Buenavista. Kapag nalaman niya ni Mami at Daddy, hindi mo maiwasang makulong habang buhay. No, kaya kong iwasan. Hindi ko lang kayang gawin ang bagay na yan dahil ikaw ang ina ni Thomas. Yan ang itatak mo sa iyong isip, Miss Rebecca Buenavista. Simula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Vladimir, ako si Lala. Mahal kita. Bakit hindi mo makita? Mahal kita, Vladimir. Rebecca, ang tanging connection mo lang sa akin ay ikaw ang ina ni Thomas. O baka gusto mong hindi ako manindigan sa pagre-respeto ko sa bagay na yan. Alisin ang babae niyan sa harapan ko. Vladimir, bitawan niyo ako. Ano ba? Bitawan niyo ako, Vladimir. Nagsasabi ako ng totoo. Ako si Lala. Naikinapikit ko na lamang ng aking mga mata. Hanggang sa narinig ko nga lumipad ang chopper, bit-bit ang walang hiyang Rebecca. Tang na, bullshit. Kung hindi lang kay Thomas, kung hindi lang talaga sa kanya, mapapaamin ko ang walang hiyang Rebecca kung saan niya nakuha ang kwintas. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid ko, ang tanging maririnig ang malalakas na ampas ng alon sa labas. Tumutuloy na ang sikat ng araw sa loob ng bahay. Pinaglalaroan ang mata kong nakapikit at nang imulat kong aking mga mata, diretso yun kay Limuel. Alamin niyo kung saan nakuha ni Rebecca ang kwintas. Kung kailangan dukutin ng mga katulong sa pamamahin ng mga Montejo, gawin niyo. Ang kwintas na yun ang makakapagturo kung nasaan ang babaeng pinapahanap ko sa inyo. Dahil sa napagtagpi-tagping impormasyong nakumpirma ni Vladimir, ito na kayang simula ng pagbagsak ni Rebecca? Ano ang gagawin ni Rebecca upang muling malinlang si Vladimir? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.